Namin in-expect yung draft nila, which is bago na pinagsama kayo po sa tas Leomore. Di namin in-expect yung ganong rotation, pati yung abilities ng mga hero, kasi hindi rin namin talaga madalas makakalaban ng ganong setup sa PH. So wala talaga kaming idea how to counter or how to rotate in that situation. Kaya kami nalugin. Tiwala talaga eh, sa puso. Kasi nung wasak na talaga lahat ng tower namin, isip lang namin na may marksman kami, na may magbubuhat pa sa amin, ipalit game lang to. Then, i-stable lang lahat ng lanes, tapos bumawala na ang pag-asa. Huwag papatalo sa pressure, tapos ingat palagi kasi one mistake, tapos na laro eh. Yung game namin against Onyx, medyo naging okay kasi na-counter namin yung draft nila completely. And then yung second game, medyo na-surprise kami. Dahil nakuha namin yung comfort hero namin, yung Lunox Claude. Hindi lang namin expect na gano'n yung mangyari. So yun, natalo kami. And then, tinay namin bumawi third game. Medyo nag-ingat ng konti, tapos medyo may mga error lang, tsaka medyo lag din. Kaya siguro nahirapan. So yun, nakabawi naman. Mali yung invade, masyadong namatay ng early game, and then nagtuloy-tuloy. Masyadong tumaba yung Leomord and yung Selena din, masakit. So yun, medyo nahirapan na kami. Nahirapan na kami bumawi. Yung third game, yung lamang na sila. Yung pagka-unpost kasi, bigla kaming naubos. Hindi namin alam na andun sila. Parang siguro naging strategy na rin yun. Mas buti, medyo na-def ng konti. And dun sa time na yun, sobrang lamang na nila. Hindi na namin kaya. So, as much as possible, sa base lang kami and mag-def muna, mag-farm. Dahil di naman sila makakapush hanggat kumpleto kami. So, tinay lang namin ipa-delay yung game para maka-farm kami. May marksman naman and yun, pasok naman. Yung game 1, masyadong nahirapan din kami kasi talagang di namin expect na marurunong, magagaling talaga sila. Tapos sa game 2, wala, mahirap talaga na kahit solid yung lineup na nagkakamali talaga. Tapos sa game 3, talagang intense yung laban namin doon. Kasi muntik pa kami talaga matalo. Buti na lang pumuso kami. Sa game 2, siguro lagi kami napipitas. Tsaka ako lagi napipitas doon. Kasi yung tank namin. Sa game 3, kaya namin na-push yun kasi pinilit namin Lord, tapos nakuha namin yung third Lord. Kaya yun, doon na kami lumamak, doon nakuha namin. Sabi nilang pigilin sa pagkakari ko, ito Lag. Unfair. Medyo naging bias yung connection. Yung ibang team hindi naglalag. Sobrang na-tilt sila sa lag. Ayun, nawala sa focus. Buti na lang may puso sila, hindi umiyak lagi. Game 1 to game, hindi ko alam kasi isang hero lang ginamit ko. Tapos, game 1, okay naman yung game 1 namin. Yung game 2, doon kami natalo. Hindi namin nasa
ganun kagaling mag-sele na si Yuji. Yun nga, lock na experience kasi sa Onyx kasi di pa namin sila nakakalaban. Game 3, muntik na kami matalo kasi parang nabasang-basa na kami. Nilalanda kami tsaka yun nga, kulang pa kami sa practice. Nagkulang kami sa communication. Para kasi ang hirap mag-carry ni ganun tsaka parang ang pangit na. Hindi naman sa pangit, hindi ganun kaganda yung ano yun, equipment namin sa communication. Minsan, puputol-putol, 5v5 to, kailangan ng mag-uusap kayo. Tsaka, napaka-importante na mag-uusap kayo as a team. Kasi, team sport ng Mobile Legends, hindi naman to solo. Kaya, feeling ko doon kami, natala kami dahil doon. Pinatagal lang namin, kasi may matchman kami. Di rin naman naabot sa ganyan yung kung hindi kami nagulang sa early game. Eh, ginawa ko lang yung trabaho ko din. Tsaka sila na bahala mag-bot. Sa game 1, binan namin yung best hero nung isa nila, best mage nila, which is Selena. Tapos pati yung Hellguard, kasi magaling din mag-Hellguard yung isang teammate nila. Tapos siguro nahirapan sila mag-adjust sa mga heroes na gagamitin. Kaya doon kami lumamang, doon kami nagkaroon advantage para makuha namin yung first game. Tapos sa game 2, nakita na namin yung lineup na yun nila sa rank game, which is hindi namin siya na-encounter. Yung ganong lineup hindi namin na-encounter sa mga nakakalaban namin sa Philippines. Tapos yun, ina-underestimate namin yung ganong lineup. Hindi namin na-expect na magturog kami ng game 2. Ayun, ina-admit talaga namin na maliitin namin na in-underestimate namin yung ganong lineup. Hindi namin talaga na-expect kasi bago yun sa mata namin. Siguro isa din yung communications kasi hindi namin na-expect na ganun kalupit yung lineup nila. Siguro yun yung most comfort lineup nila. Kumbaga, isa yun sa main strategy nila para matalo nila yung mga kalaban nila. Namin nabaligtad yung laban. Ang na lang doon, ina-expect namin magawa namin kahit nalulugi kami ng early. May late game lang namin yung laban. Alam namin kakayanin namin kasi meron kaming marksman, sila wala. Kaya most likely, yung advantage talaga ng early game, pati mid game sa kanila. Kumbaga, yun, sobrang tiniis namin, nagtiwala kami sa isa't isa. Hindi kami nawala ng tiwala sa kakampi sa amin, sa isa't isa, yun nga. Talagang hindi kami sumuko kasi hanggat hindi pa basag yung base namin, kaya pa namin lumaban, nalaban at lalaban kami. Which is, yun nga, yung fighting spirit namin hindi na bumaba. Mas pinagsikapan namin, pinagbutihan namin, mas nag-ingat kami. Kasi isang mistake lang sa game 3, matatalo talaga kami. Tapos yun, para kami na sa zone na ginawa namin ng best namin. At ngayon sobrang nakaka-drain sa utak lahat ng nangyari. Sobrang nakakapagod. Pero yun, worth it naman kasi nakuha namin yung game 3 at kami yung champion sa Sika Cup. Nabuti, nabuti, mag-Laker ka na. Kaya nagagawang drop tayo doon, talo tayo. Hindi nga buong bawa sa akin, sabi sa inyo. Ano hindi umabot yung rate? Kaya kasi yung sabi sa inyo, pinaka-importante yung si Deredak na build, hindi yung burst.